Mga idol, ilang linggo lamang nga po ang nakakalipas mula nang lumabas ang balitang trade kay Kevin Durant ay sa wakas nagsalita na rin naman nga po dito ang mismong NBA. Yan nga ang ating unang storya ngayong araw. Nasasamahan ko na rin ang balitang hiwalay na nga po si Kai Soto kay Joel Bell at ang balitang nagkokontrahan pa nga ang mga offer ngayon ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets para kay Kyrie Irving at Russell Westbrook. Kaya tara mga idol, halina't umpisahan na natin yan. Marami nga po mga idol ang nagulat na mga fans at NBA expert matapos mag-request ng trade si Kevin Durant sa Brooklyn Nets ngayong off-season. Hindi nga tayo makapaniwala na ganito magtatapos ang pananatili ni Kevin Durant sa kanyang team na Brooklyn Nets. Wala rin naman nga po nag-expect na lilipat ulit nga siya ng ibang team gayong kahit man nga po marami siyang napagdaan ng drama sa Brooklyn Nets ay malumanay pa rin naman nga niya itong hinaharap. Meron pa rin naman nga po siyang natitirang napakalaking kontrata kaya maging ang mismong NBA nga po ay nadismaya at nainis sa ginawang trade request ni Kevin Durant. Ayon nga po sa inilabas na pahayag ng ating NBA commissioner na si Adam Silver, bagamat man nga daw po alam nilang merong ginagawang pag-uusap ngayon ng Brooklyn Nets at si Kevin Durant, ay hindi para naman nga po sila natutuwa sa ginawa nitong move at request ngayong off-season. Mas gusto para naman nga daw po ng mismong NBA na mag-focus ang kanilang mga manlalaro sa paglalaro sa loob ng court kesa mag-request ng trade. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang hiwalay na nga po ang ating kababayan si Kai Soto sa kanyang agent na si Joel Bell. Makalipas lamang nga po mga idol ang halos 3 linggo matapos maging undrafted si Kai Soto sa ginanap na NBA draft ay sa wakas nagpalit na nga po ng agent ang ating kababayan. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig, hiwalay na nga siya sa kanyang agent na si Joel Bell. Kung inyo nga pong matatandaan, marami nga po mga fans ang nadismaya at nagalit sa kanya. Syempre matapos hindi matagumpay ang pagpasok ni Kai Soto, bali siya nga po ang kanilang sinisisi gayong hindi nga po nangyari ang kanyang mga sinabi noon. Kaya halos lahat rin naman nga po ng fans ni Kai Soto ay natuwa sa paghiwalay niya sa kanyang agent na si Joel Bell. At kasabay nga po nito ay pumirma na rin naman nga po ang ating kababayan sa bagong agent. Bali, sa ngayon nga po ay hawak na siya ng Wasserman Basketball kung saan makakasama niya nga dito ang ilan sa mga sikat na NBA superstar gaya na lamang ni na Klay Thompson, Russell Westbrook, Derrick Rose at si Domantas Sabonis. Habang dito naman tayo dumako sa ating huling story ngayon sa balitang nagkokontrahan pa rin hanggang sa ngayon ang parte ng Los Angeles Lakers at Brooklyn at sa kanilang ginagawang trade offer sa pagitan ni na Kyrie Irving at Russell Westbrook. Napag-usapan nga po natin noong nakarang araw mga idol na hindi nga po nagkakasundo ang Lakers at Nets sa kanilang mga ginagawang pag-uusap ngayon. Bale, una nga po sanang in-offer ng Lakers si na Russell Westbrook at isang future first round pick para kay Kyrie Irving. Ngunit inayawan nga po ito ng Brooklyn Nets gayong mas gusto nga po nila na makuha dito si Russell Westbrook at 2 future first round pick kapalit sina Kyrie Irving at Joe Harris. At gaya nga po ng inasahan, tinanggihan rin naman nga po mismo ng Lakers ang alok sa kanila. Kaya binago lamang nga po ng Lakers ang kanilang trade package kung saan inoffer na lamang nga po nila dito sina Russell Westbrook, Talin Horton Tucker at isang future round pick para makuha nila sina Kyrie Irving at Seth Curry. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na naman nga po dito natuwa ang Brooklyn Nets at pinanindigan nga nila na ititrade lamang nila si Kyrie Irving sa Lakers kung makukuha ng kanilang team si Russell Westbrook at ang 2 nitong future first round pick. Ang kaso lang mga idol, sadyang nagmamatigas talaga ang Lakers sa kanilang usapan gayong sa 3rd pagkakataon ay binago na naman nga po nila ang kanilang trade package kung saan iniligay nga po nila dito si Russell Westbrook, isang future first round pick at isang future second rounder. Bali, ganyan nga po ang flow ng ginawang usapan ngayon ng Nets at ng Lakers. At kung inyo nga pong titingnan, napakalinaw nga po nila na nagkokontrahan talaga silang dalawa sa kanilang mga ginagawang trade packages. At ito rin naman nga po ang mismong dahilan bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa natutuloy ang trade ni Kyrie Irving.
So that's it for today's video, mga idol, sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at lagi ma-notify sa mga videos na ina-upload ko. I-follow nyo na rin, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Isang malaking shoutout nga pala sa lahat ng laging nanunood dyan ng mga taga-Romblon at Palawan. Maraming maraming salamat, mga idol.